Nadiskubre na ang mga katiwalian na ginagawa ng mismong Pangulo at ng kanyang asawa na si Liza Smacks. Base sa mga ulat, mayroon ng mga ebidensya na magpapatunay sa pagiging pangunahing sangkot ni Liza sa mga smuggling na nagaganap sa bansa at pati na rin ang pagkakasangkot ng Pangulo sa pagpapalaganap ng legal na droga. Lubos na nababahala ang marami sa mga netizen sa lumabas na balita dahil inaasahan nilang mag-aahaon sa bansa mula sa kahirapan ng Pangulo. Ngunit ngayon ay siya pa mismo ang nagiging sanhi ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Dahil sa balitang ito, maraming ingay ang naganap sa lipunan, lalo na sa mga mamamayan na umaasa sa tapat at maayos na pamumuno. Sa paglantad ng mga pangyayari ito, lumilitaw na may malalim na suliranin sa pamahalaan na kailangang dugunan upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan. Kailangan ng agarang aksyon mula sa mga may kapangyarihan upang mabigyan ng katarungan ang mga naapektuhan ng hindi ka nais-nais na gawain ng mga opisyal. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurado mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Kaibigan, dito po may available pa tayong stock ng dark chocolate. First come first serve po ang pag-order dahil limited na lang po ito. As usual, dito kayo tatawag o mag-text 0916-900-0997. Okay, gusto kong magbigay ng reaksyon sa vlog ni Jojo D. Guzman. Napakaganda po, well-researched na vlog. Mga statements, importanteng pahayag ni BBM pa noon, nung kandidato pa. May mga major policy announcement niya noon na ngayon na presidente siya, wala na, hindi na nasusunod. Kaya napakaganda yung title ni Jojo D. Guzman is PBBM. Forgetful, ungrateful, or both. So, ito, panore, madaming topics ito eh. About graft and corruption, about, basta, US, China, nasigalot, marami. Unahin natin, isa-isain ko lang na ano. Panore natin itong tungkol kay First Lady Liza na segment. So hindi siya pwedeng magtawag. Nagturo siya. The other thing she did while she was in Ilocos was to provide free legal services. I'm trying to think. She said, if I asked her to join the government, baka sampalin ako. Teaching would be good. I'm a lawyer, but to enter government, no way. They can't afford me, number one. They can't afford me, number one. And I'll fire all of them, so. And I'll fire all of them, so. Government, no, that's not my thing. Yeah, I'm very New York, so it has to be my way or the highway, right? So I just want everyone to know that I have nothing to do with ESAP. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? Good at that. Organizing which office, how the workflow goes, where the documents go through. She's a well-trained lawyer, so she's very good at that. Do you consult her in difficult decisions? I will ask, I'm not a lawyer, so I need an expert opinion. She's right next to me most of the time, so I can turn to her. Boses ko ba yun? Kanilang boses yun? Boses yun, First Lady. Okay. So, yun, first time kong marinig
itong ganitong statement ni BBM Pano na lumalabas, hindi papasok sa gobyerno, hindi makikialam sa governance si First Lady Lisa. Kasi nung una, tahimik lang si Attorney Lisa Marcos. Kala ko nung una talagang super bait dahil tahimik. Bilib na bilib ako sa kanya. Kaya, sabi ni BBM sa isang interview, if I ask her to join the government, baka sampalin ako nun. Yan, tumatawa lang siya, biro. But ako, iba ang dating sa akin nun. I'm sorry ha, opinion ko lang ito. Bakit niya binanggit nga baka sampalin ako nun? Is it just a slip of the tongue? Or dati nang ginagawa? Anyway, nagtatanong lang tayo, baka mamaya makasuhan na naman tayo. Kasi si Ka Eric nagtanong lang sa Speaker of the House, totoo ba na 1.8 billion? Anong nangyari? Kinulong sa Kongreso. Ako naman, bakit in a very natural way, nabanggit ni BBM na baka sampalin ako noon. Does it mean anything? I don't know. Kung minsan, nahuhuli po tayo sa ating bibig, lumalabas kung ano ang tunay na pangyari. Nasampal ba siya noon? I don't know. But maalala ko, ito, mga expose lang ni Maharlika. Yung kasagsagan sa controversy, yung pag-resign. Pilit ba nga pagtanggal kay Attorney Vic Rodriguez? Dahil close friend si BBM at saka si Attorney Vic. Okay, tinanggal nga executive secretary. Kaya lang, in-appoint naman na presidential chief of staff. So, nandyan pa rin si Attorney Vic. Kasama pa rin. Napirmahan na yung appointment. Nako, according to Marlica, yung mga puting ahas niya, nung nalaman ni First Lady, nako, galit na galit, sa loob ng aeroplano, papunta sila ng New York, ginumbag, hangtod na black eye daw. So baka, again, these are just my wild imagination. Baka naman yung sinampal na sinasabi, ito na yung nangyayari talaga. Kasi, sabi ng puting ahas na black eye daw. Baka sampalin ako nun. Ako, mag 43 years na kaming mag-asawa, never ako na sinampal ng aking misis. Kayo, mga kapwa ko husband, pag sampalin kayo ng inyong mga wives, anong gagawin nyo? Diba? That's very unlikely. Kaya, I don't know, bakit nabanggit niya yung baka sampalin ako nun. So, sinasabi na wala, hindi makikialam si Attorney Lisa. Yan ang sinasabi ni BBM noon. Okay, si First Lady naman, si Attorney Lisa noon, ninterview siya ni Boy Abunda, join the government? No way! Ganun nga ang nakikita natin noon, hindi siya makikialam, which is good sana. They can't afford me. Dahil, syempre naman, top-notch lawyer yan eh. Magaling daw na lawyer lang, plus professor, magtuturo. Okay naman yan. Kaya lang, government is not my thing. I am a New Yorker. Talagang dekalidad. Okay, so ano ang nangyari ngayon? Kaya, ang galing ni Georgie de Guzman, i-present niya ang nangyari sa isa. Ako, being a retired sundalo, medyo alam ko ang background ito. Okay? Hindi siya makikialam. Doon pa, yung I think golf course sa Malacanang ba yun, sinabihan niya yung PSG chief na if someone uses my name, hindi, grabe. So, ano ngayon? Na-booking siya. Again, Maharlika na naman. Voice recording na boses ni First Lady na nakialam talaga, hindi, ano ba yun, nadili ba yun? Basta
nagkagulo yung designation ng commander ng ISAF, Intelligence Service Armed Forces of the Philippines. At according to Puting Ahas ni Maharlika, ay nakialam ang First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay? So, yun pa, yung isang interview. Sabi ni BBM, she's in charge of the government. Yung marunong siya sa organization, setup, mga ganun. Tapos, pagdating sa legal advice, she will consult dahil nandiyan lang sa tabi. So, lumalabas, nakikialam. Again, according to Maharlika, yung maraming akong nababasang comments. The best president in the Philippines is First Lady Lisa Araneta Marcos. Tumatawa na lang ako. Bakit? Best president? Binutuhan ba siya ng taong bayan? Wala naman ah. Sino ang binutuhan? Ah, Bongbong Marcos Jr. Kailang bakit ang impression o yung perspective ng marami? Eh, ang nagpapatakbo sa gobyerno is si First Lady Lisa. Again, these are perceptions. Malala ko si FPRRD noong Davao Rally. Binanggit niya yan, yung PI na palawigin ang termino ng nakaupo ngayon na presidente. Ano? Binanggit niya. First Lady Lisa, Speaker Martin Romualdez, ano ang mensahe ni Paradina? Huwag niyong lapastangin ng konstitusyon para lang palawigin ang inyong panunungkulan. Tama na yung isang term. Kaya ang perception ng karamihan ngayon is itong People's Initiative. Perception lang ito ha, na nababasa ko sa comments at napapanood. Is si First Lady Lisa Araneta Marcos and Speaker Martin Romualdez ang nasa likod nitong People's Initiative. These are perception, but wala namang direct evidence. Kaya lang, itong si Speaker Martin Romualdez, deny siya ng deny, kaya lang lumalabas na sa mga yung Senate investigation na ginawa ni chaired by Senator Marcos, eh booking na siya. Siya ang kamera ang tumutulong, nag-finance at nag-assist. So hindi siya tunay na People's Initiative, kundi Politician's Initiative. So, yun po. Again, salamat Jojo D. Guzman, itong napakagandang presentation mo. Marami pang kanito yung himay-himayin ko lang dahil dito natin nakikita. So ano ngayon? Forgetful ba si PBBM? Nakakalimutan niya yung kung anong sinasabi niya noon, nag-iiba ngayon, forgetful? O ungrateful or both or walang iisang salita? Or hindi siya in charge ng gobyerno, comment na lang kayo dyan. Kasi, kung ako ang presidente at ako ang nasusunod, kung anong sinabi ko noon, gagawin ko ngayon. Eh lumalabas, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. So anong ibig sabihin noon? May ibang mas mataas sa kanya? May nagdidikta? May tunay na presidente? Kayo na lang. Opinion, comment. Ang taong bayan, sayang, kala natin bayan babangon muli. Kailang iba ang nangyayari ngayon. Bumabaon na po tayo sa kahirapan. Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang panibagong corruption issue dito sa administrasyon ni BBBM. Involving sa NFA, nako, yun, na 75,000 bags of NFA rice na ano daw, old stock, ibinenta
around more than 9 million pesos ang halaga. Kaya lang, walang proper bidding. May pabor-pabor sa nagbili. Kaya lang, yung sinatawag na old stock, unfit for consumption, pwede pa man di ay ibenta, allegedly. Okay. So ang nagreklamo, Juan mismo, NFA Assistant Administrator for Operations, Lemuel Pagayunan. Sumulat siya sa Office of the President February 13. Ang inireklamo niya yung NFA Administrator mismo, Roderick Bioko. So ito na, labanan na ng mga top 2 officials ng NFA, they are accusing. Of course, accuser itong panga number 2 man, ang inaccuse yung administrator. Grabe. Okay, so ano ang action ngayon ng PPPM admin? Ang Department of Agriculture, yan, mag-start na ng investigation. At ito, medyo nakaka-dismaya na statement ng DA Secretary Francisco T. Laurel. He is, he is requesting na mag-leave of absence itong dalawa, yung inaccuse at saka yung accuser. Nagmamakaawa, pwede ba mag-leave of absence na kayo? Wala talaga. Leader like Palo, very weak. Kung ako ang DA Secretary, i-suspend ko na. So what? Kasi may akusasyon na eh. I-suspend ko 1 month pa. Suspend. Ito, very napaka mabait ang approach. Anyway, hindi naman masamang magiging mabait. But kung ako ang nandyan, may ganyang di suspend mo muna. Tama lang yun, na aalis muna sila para maging ang investigation patas. Kaya lang, paano kung hindi sila mag leave of absence? Kasi ang tono ng DA Secretary, he's just requesting na pwede ba mag leave of absence na kayo. Ganun po. Okay, so, ano ito? Sa tingin nyo, is there a truth? Mayroon bang katotohanan? Kasi nga, unless proven otherwise, in a proper investigation, they're presumed innocent. Ito po, nagsalita, dalawang grupo. Si Senator Cynthia Villar, negosyante ito, palaging nag-investigate sa mga kalokohan sa Department of Agriculture. Sabi ni Senator Villar, she's not happy sa nangyari kasi old issue na daw yan, yung mayroong mafia. Ito na yung mafia. Kaya ang Senado, mag-conduct ng investigation in legislation, mag-conduct at i-imbestigan nila ito kasi hindi maligaya si Senator Villar dito sa nangyari ngayon. Okay? Sino pa? Yung farmers group na SINAG, Samahang Agrikultura ng Pilipinas. Yung executive director nila, Mr. Jose Caenglet. Anong reaksyon niya sa issue na ito? Parehas kay Senator Villar, old issue. Palagi na daw yan na nangyari. Last year, maraming reports na natanggap ng SINAG na ganyan, grabing kalakaran na ibebenta ang NFA rice, palalabasin na old stock yung malapit ng masira, yung pala pwede pa. So marami ang kumikita kung ganun. So matagal na daw na issue yan, sabi ni Mr. Caenglet, Jose Caenglet ng Samahang Industriya ng Agrikultura sa Pilipinas. Okay, ako naman. Personal kong experience ito. Kasi nung nasa serbisyo pa kami,
ako, kailangan namin ng mas murang bigas. So, marami akong dealing sa NFA para pangtulong ba sa mga yung katutubo, sa mga biktima ng ano, yung mga rebel returnees. Kailangan namin napakainin yung mga pamilya ng mga nagsusurrender. So bumibili kami ng bigas sa NFA. Ako, marami akong alam na pangyayari na ibebenta ng mga tiwali. Hindi naman lahat, ha, pero de los buenos. Kailang may mga tiwali talaga na opisyalis ng NFA, ibebenta nila ng mura yung mga NFA rice sa mga traders. Yung traders naman, ire-resack lang from yung sako na may markang NFA, gagamit ng ibang sako na meron ng marka Valencia rice o yung colored na sako na ibebenta na ng mas mahal. So, ito, pangluloko sa taong bayan kasi kung NFA rice, subsidized yan eh. May pera ng gobyerno, kaya makakabenta ka ng mura. Ang laking tulong sana sa mga nasa laylayan kung maraming maibenta na mura na NFA bigas. Kaya lang, kakaunti, bibihira ka nang makabili kayo ngayon ng murang NFA rice. Ito sana ang ano, ito yung dapat itenda ng kadiwa. Kaya lang, wala rin. Mahal pa rin ang presyo ng bigas kahit sa kadiwa. Kaya, meron akong nakita na mga pictures ipinagmamayabang ng mga Ensenada vloggers, yung mga pro BBM, na ito, tulong ng gobyerno, NFA rice, 25 pesos per kilo. Well, tama yun. Mga ganun lang. Kaya talaga, NFA rice, 25 to 30 pesos per kilo. Ang laking tulong. But ang problema, gaano katagal masustain ng gobyerno na magbenta ng ganong kamurang bigas, 25 pesos per kilo. Maraming pipila yan. Kahit ako, pipila din ako. Bibili. Bakit? Yan ang itulong natin sa Talandig tribal people, yung tinutulungan natin na nangangailangan ng murang bigas. Kaya lang, wala, hindi talaga magtatagal yan dahil mauubos po ang pundo ng NFA kung magbebenta ka ng ganoong ano. It's an artificial price. Yung ginawa sa Cebu provincial government, pakulo nila, papogi, na kaya yung ano yan, yung campaign promise ni PBBM na gawing 20 pesos per kilo ang bigas, kaya yan. Anong kaya? Kayabangan. Oh, nagpakitang gilas si Speaker Romualdez. Nagpunta doon, nagpa-video, pa-picture, media exposure, nagkilo-kilo ng 20 pesos per ano. After 1 or 2 days, in-stop ang programa. Bakit? Nako, marami nang nagreklamo ng mga taga Cebu kasi hindi sila makabili. Kakaunti lang ang makabili dahil malulugi na ang Cebu City Cebu Provincial Government. Dahil hindi mo kaya talaga yung ganong 20 pesos. Kalukuhan yun. Oh. So, sana, kumusta ng promise? 20 pesos per kilo na bigas, campaign promise. Oh, wala. Sabi ng iba, na natupad, kailang nadagdagan. Kasi 40 pesos noon, nadagdagan ng 20 pesos. Kaya 60 pesos per kilo na ngayon. May nabasa akong comment kanina, bumili daw siya ng isang sakong bigas, yung 25 kilograms, 1,400 na ang pagbili ko, dati 900 lang. Correct. At the end of the term of